Oha. Ayos. Ayos, guys. So, guys, kamusta kayo? Dito naman ako nagbabalik para sa isang panibagong DIY. Yan, bago ang lahat. Bago ko sabihin kung ano yung gagawin kong DIY, eh shout out muna tayo. Yan, marami-rami to, guys, pero okay lang yan. Kayo mag-alala, babanggitin ko lahat ng mga pangalan nyo. Yan, shout out kay Luis Benjamin Castillo, kay Kim Alcaraz, kay Charles Ganya, kay April Perez, Joshua Tobias, kay Robin Bautista, Nicole Dasalia, at shout out din kay Maisel Jose, kay Alfredo Balagosa, Jolo Cruz, Craig Ivan Manahan, Duke Ephraim Saki Talento, Lynette Grace Uy, Misia Lugto Peña, Mary Grace Nugid, JD Santos Inocencio, Giancarlo Capili, Ricky Jem Obejas, Eliseo Lumbre de Jesus, Rupa May Gutierrez, Rica Bautista, at syempre shoutout din kay Ma'am Noriel de la Cruz Galvez. Yan. Shoutout din kay Mary Joyce C. Gabad, Kenneth Carillo, Cody Saona, Ann Carell, John Cedric M. Salazar, Mark Rember Araque, kay June Mark Palwa, at kay syempre, kay Pache. Yan! Ha! Medyo nakakahingal, guys, pero okay lang yan, guys, kasi nakikita ko yung suporta nyo sa aking pagbibideo at sa aking pagbablog. Salamat sa inyo sa walang sawang suporta. Sana patuloy nyo pa rin akong suportahan sa hanggang dulo, guys. Sana suportahan nyo pa rin ako. Yan, salamat sa inyo. Yan, ang gagawin natin ngayong video sa araw na to ay gagawa tayo ng yan, DIY Battle Cage. Yan, ayun yung mga karaniwang makikita sa mga bike. Yan, yung mga lagayan ng tubig. Yan, gagawa tayo ng cheap pero matibay, matibay na klase ng battle cage. Yan, medyo matrabaho, pero kung matrabaho ang isang gawain, kailangan natin magtyaga para magawa natin yon. Yan, tuturo ako naman kayo kung paano gagawin yon. Yan, ituturo ko sa inyo ng step by step. Kaya, kung gusto nyo gumawa ng DIY battle cage, yan, itong video nito ay para sa inyo, guys. Yan, sana matutunan nyo. Ibibigay ko na yung mga materials na kakailanganin natin para sa DIY battle cage para masimulan natin. Ang mga materials na gagamitin natin para sa DIY battle cage ay ang mga ito, guys. Gamit tayo ng pentel pen. Yan. Ito yung gagamitin nating pangtanda. Yan. Kung okay lang naman kahit anong klaseng pantanda, kahit lapis o kaya ball pen, pwede naman, guys. Gamit tayo ng rotary, guys. Pero kung wala kayong rotary, guys, pwede kayong gumamit ng lagaring bakal. Yan. Pero itong gagamitin natin dahil mas papapadali nito yung ating gagawin na DIY battle cage. Pintura, guys. Ito yung ginamit ko nun sa nakaraang vlog. Yan. Ito lang naman ay optional, guys. Kung gusto nyo lang naman gumanda pa yung gagawin yung DIY battle cage, ito. Pwede kayong gumamit ng spray paint. Yan. Ruler, guys. Yan. Kahit anong klaseng ruler, basta makapag-line kayo ng tuwid. Yan. Siyempre, ito ang last. Yan. PVC pipe. Yung size 3. Yan. No. Yan. PVC pipe. Yan. Ayun lang ang gagamitin natin para sa gagawin nating DIY battle cage. Yan, guys. Kaya, simulan natin, guys. Okay, guys. Andito tayo sa first step na kung saan magsusukat tayo. Yan. Dahil nagsimula tayo sa 1, yan. Ang kukuhain nating sukat dito ay 20 cm. Yan, 20 cm. At dahil nagsimula tayo sa 1, kaya magiging sukat niyan ay dito sa 21. And dito sa may 21.
guys. Kapag ano na tayo, buhit. Yan. Kabuang sukat niya na ay 20 cm. Kung makapansin nyo, nasa 21 yan. Pero, dahil nagsimula tayo sa 1, 20 yan. Yan. Tapos pagkatapos nyan, sukat naman tayo dito ng ano, ng 5. Yan. Bale, sa 1 ulit tayo nagsimula. Kaya, ano tayo, sa 6 tayo magtatanda ngayon. So yun na guys, nasukatan na natin. Ito yung sinukat ko, ito malalaman nyo mamaya kung para saan to. Itong sinukat kong 5 cm. Yan. Tapos pagkatapos ito guys ay puputulin na natin to. Kakat na natin gamit yung rotary. So yun na guys, no, nandito tayo sa step na kung saan magkakat na tayo ngayon gamit tayo ng rotary. Yan. Kaya simulan na natin guys. Guys, tapos na. Nahati na natin. Yan. Nahati na natin. Punta tayo sa next step. Okay, sa step na to, magde-design na tayo ng ating gagawing DIY bottle cage. Yan. Magde-design na tayo. Kaya, simulan natin guys. Next step na tayo guys. Okay guys, ayan na. Diba kinuha natin yung center kanina? Yan. Gagawin natin dyan. Ikakat ngayon natin to. Ito yung isang buong yan. Yan. Tapos dito naman sa kabila na nilagyan natin ng ganun dito ay ito naman. Mag-iiwan tayo dito ng dito. Bale, ito, yung excess ay ikakat na natin yan. Kaya, simulan natin guys. So yun guys, tapos na. Ang next naman nating gagawin dyan, ito naman yung sa may taas na part. Bibiyakin natin yan. Kaya simulan na ulit natin guys. So yun na guys, tapos na. Yun. Perfect. Yan. Okay. Yan. Next step na tayo guys. Okay guys, nandito ulit tayo sa step na mag-design tayo ulit. Yan. Una, ito, kailangan natin ng papel. Ewan ko kung bakit, pero ito yung naisipan kong gamitin para sa ating pag-design ng bottle cage. Kaya papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yun. Kaya simulan natin guys. Ang una nyong gagawin guys ay yan, sukat muna kayo dyan ng, dahil sa 1 tayo nagsimula, yan, naging 1.5 lang yan guys. Tanda lang natin yan. So, yun na, may tanda na. Katapos nyan, gamit tayo ng papel.
Tapos naalala niyo yung may guhit tayo dito, di ba? Yan. Nga pala guys, yan. Yung guhit nga pala dito, yung ginawa kong kapal nito, tsaka yung dito ay, yan. Yung lapad ng ruler nito. Yan. Nasa inyo kung gaano gusto nyong kalapad. Pero dito sa ginagawa kong bottle cage ay, yan. Ang lapad nito ay yung isang ruler. Yan, ito. Yan, balik tayo dito. Gagawin nyo dyan guys, ayan. Pagkoconnectin nyo lang yung tinandaan nyo dito, tsaka yung dito sa may line dito. Yan. Yan. Tapos. Guhitan nyo lang yan guys. Yan. Kita nyo ba? Yan guys, may guhit na. Magkatama yung dito tsaka yung dito sa may taas. Yan. Ganun lang din ang gagawin sa kabila. So yan. Pares yan guys. Ayan. Yan. Kaya doon tayo ulit sa step na kung saan eh magpuputol ulit tayo. Yan, tatabasin natin yan. Kaya next step na tayo guys. Okay, guys. Sa step na to, yan. Nagamit ulit tayo ng rotary para yan, tabasin to. Yung line na yan. Pati rin ito. Kaya simulan natin guys. Ayun na guys, tapos na. Balik ulit tayo sa pagde-design. Okay guys, dito sa step na to ay ituturo ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong design. Yan, ituturo ko sa inyo yung mga sukat para kung sakaling gusto niyo kopyahin yung design na nagawa ko, eh yan, makokopya nyo. Yan. Simulan natin yan dito sa pinakailalim na part. Yan. 'Di ba may sinukat tayong isang ruler dito, yung 1 inch. Tapos sukat ulit kayo dito ng tig 1 inch. Yan, dito. Tsaka dito, kabilaan. Yan. Yan. Simula dito sa may line. Yan, sukat kayo ng tig 1 inch. Sunod yan guys, dito naman. Yan, sukat kayo dyan ng 2 inch. Yan. 2 inch. Simula dito hanggang dito. Yan, 2 inch guys. Tapos dito naman, sukat naman kayo dito ng 1.5 inch. Yan, mula dito hanggang dito. Tapos gamit ulit kayo nung papel, yung ginamit kong papel. Yan. Pag-connect nyo lang yung dito tsaka dito. Yan guys. Katapos nun, sukat naman ulit kayo dito sa may taas ng tig 1 inch ulit. Yan, simula dito sa pinagtabasan, tapos dito, yan, hanggang sa magkaroon na ng line. Yan, yan. Tapos pag may line na ganyan, ganun din ang gagawin sa kabila guys, ha? Dito sa isang side na lang ang tinuturo ko, kasi ganun din naman yun sa kabila. Kung ano ginawa ko dito sa side na to, ganun din ang ginawa ko sa kabila. Okay? Katapos nun, sukat naman kayo dito ng 2 inches. Yan. Sa 1 tayo nagsimula, pero 2 inches yan. Simula dito, hanggang dito. Yan. 2 inches. Katapos nun, sukat naman kayo ng tig 2 cm. Mula dito, dito, sa line na yan, hanggang dito, 1 cm yan. Tapos dito rin, 1 cm. Yan. Yan. Pagkatapos nun, dito sa unang line na to, pag-connect nyo lang to, yung
ginawa nyo yan dito yung 1 inches. Yan. Pag-connectin nyo lang yan. Point to point. Mula dito hanggang dito. Yan. Para makuha nyo yung line na yan, gamit ulit kayo ng papel. Kasi pagka ruler na gamit nyo guys, eh mahirap. Hindi nyo, hindi kayo makapag-line ng ayos. Kasi matigas to eh. Yan. Kaya papel lang ginamit ko nga pala guys. Yan. Tapos naman, dito naman sa pangalawang line naman na to, sa 1 cm na to, sa may pangalawa, yan guys, yan. Pagkukonekin nyo naman to, yung mula dito sa unang tabas, papunta doon, dito, yan. Pagkukonekin nyo lang gamit ulit yung papel. Tapos, sunod naman, dito naman sa pangatlong guhit ng 1 cm, yan. Sukat ulit kayo na 1 cm dito. Yan. Para mag-connect to dito. Yan. Pag-connectin nyo lang. Katapos nun, pag-connectin nyo naman tong eto, yung ulit, dito naman sa point na to. Dito. Yan. Tapos, sukat kayo ng 1 inches. Yan, dito, guys. Yan, para makuha nyo yung line na yan. Yan, yung line na yan. Tapos, sukat ulit kayo ng 1 inches. Dito. Yan, para makuha nyo yung line na to. Yan, yung line na yan. Tapos, gamit ulit kayo ng papel para pag-connectin yan. Yung point to point na yan. Yan. Kung ano yung ginawa dito sa kabila, ganun din ang gagawin nyo guys. Ayan o. Pansin nyo. O, ganun din sa kabila. Parehas lang. Yan. Kaya, next step na tayo. Okay guys, nandito tayo ulit sa step na kung saan magtatabas ulit tayo. Yan. Yan. Ipapakita ko sa inyo sa step na to kung paano ko tatabasin yung ginawa kong design dito sa bottle cage natin. Kaya, simulan natin guys. So, dito sa step na to, yan, kung mapapansin nyo, yan, nakabed na. Gumamit nga pala ako dito ng plies, guys, yan, para ma-bend to. Yan. Tapos, gagamit tayo ng liha, guys, yan. Ito lang naman ay optional, guys, kung gusto nyo lang naman na kuminis yung ito, yung pinagtabasan. Yan. Pwede tayo gumamit ng liha dyan. Yan. Okay, guys, sa step na to, yan, gagawin natin dito ay magbubutas tayo, yan. Ibutasan natin yung kumbaga yung lagayan ng tornilyo para may kabit natin to. Yan. Ibutas na tayo. Gagamit tayo nito. Kaya simulan na natin guys. Okay na guys. Tapos na. Tapos nito, pwede natin to pinturahan. Okay guys, nandito tayo sa step na magpipinturan tayo kasi nalihan na natin tsaka nabutasan na rin natin yung ginawa nating DIY bottle cage. Mga pala gagamitin natin ulit na pintura, yung metallic black. Yan, pero nasa sa inyo yan guys kung anong gusto nyong kulay nung gagawin yung DIY bottle cage kung sakali man. Kaya simulan natin guys. Ito na yung kinalabasan guys. Ito na yung finished product na ginawa kong DIY bottle cage. Yan. Mapasin nyo, pininturahan ko na rin. Yan. Pantay na pantay yan guys. O, diba? Parang
bumili ka na rin sa mga bike shop ng bottle cage. Yan, tsaka yung design guys, yun yung nagdala talaga para magmukha ng maganda yung DIY bottle cage natin. Yan, pantay na pantay yan guys. Yan. Kaya syempre kailangan natin ito ikabit sa bike ko. Yan, para makita yung bottle cage na nakakabit. Kaya simulan natin guys. So yun na guys, tapos na. Ayun na yung DIY bottle cage natin. Siyempre, kailangan natin itong i-testing. Yan. Siyempre, di naman ito matatag na bottle cage kung wala naman tayo ilalagay na bote, di ba? Kaya, yan. Testing na natin. Oha. Ayos. Ayos, guys. Yan. Basta lagi yung tatandaan, guys. Yan. Tumingitingin lang kayo dyan sa mga paligid nyo. Yan. Tapos, isip lang kayo. Kasi maraming pwedeng gawin. Basta gamitan nyo lang ng ano, ng tiyaga. Magagawa nyo yung di nyo inakalang magagawa nyo pala guys. Yan, katulad yan, bottle cage. Naisip ko lang yan guys. Tapos yan, naisip akong gumawa. Kaya yan, may naibahagi na naman ako sa inyo. Na sana ay makatulong sa inyo. Kung gusto nyo gumawa ng DIY bottle cage kaysa sa bumili pa kayo sa mga bike shop. Yan, makakatipid kayo. Basta samahan nyo lang ng tiyaga guys. Yan, kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyo kakalimutang mag-like, subscribe, tsaka click niyo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa DIY videos ko. Kaya, salamat guys, thanks for watching.